Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Kumusta mga kapwa ko kasari dyan? Kumusta ang ating negosyo dyan, sari-sari store? Ang tumal na. Ramdam ng bawat sari-sari store ang tumal ngayon. Kasi lahat na lang nagtaas. Meron ka pang mga tumer na buraot. Yung pag nag-adjust ka ng presyo sa tindahan mo, takang-taka sila na bakit sobrang mahal ng pagpipresyo nyo. Yun yung mga taong parang hindi nakakarating-rating sa palengke o sa bayan. Yung hindi nakakaalam kung magkano na bang presyohan sa merkado. Diba, kung sino pa yung mga ganun, yung mga klaseng buraot na tumer na ganyan, sila pang marareklamo. Diba? Ang hirap din naman talaga sa part natin mga tindahan. Yung sino bang may gustong weekly mag-adjust ka, lalo na sa asukal? Diyos ko, weekly talaga mag-a-adjust ka talaga dito ng presyo. Sino bang may gustong tindahan na ganun? For today's video guys, ay i-share ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga candies na kayang-kaya pa rin natin ibenta ng tigpipito at magkano pa ang pwede natin tubuin sa mga ganito, kaya pwede pa rin natin siya ibenta na ganun lang. Kasi meron na rin tayo guys na mga candies na dati binibili natin pero hindi na rin natin mabili ngayon kasi mas tumaas na yung presyo niya. Katulad guys ng lollipop, diba? Ang lollipop ay may 24 pieces na laman. Pero may isang brand na lollipop na ang presyo niya ay 25. So saan mo nakukunin yung tubo mo kung ibebenta mo siya ng 30 piso, diba? So isa yung lollipop na yan na hindi ko na rin magawang bilhin at ibenta dito sa tindahan. Ito guys, yung mga candies na pinipili kong bilhin na nakikita kong okay na okay pa rin naman ang kanyang kita. So, ito na nga guys yung mga candies na papakita ko sa inyo. At unahin natin dito sa nakalagay sa canister na sampalok. Yan, ito guys, ang laman nito sa isang plastic ay 50, tapos ang kanyang presyo ay 33.15, kaya meron tayo ditong 16.85 pesos na tubo, di ba malaki? So, ay itong pastillas, 60 pieces ang laman sa isang plastic, ay naka-canister pala to, 49 pesos ang halaga, at meron tayo ditong 11 pesos na kita. Itong extra strawberry, ang laman niya ay 50 pieces, isang plastic, presyo ay 28.50. At meron tayo dito ng tubong 21.50 pesos, malaki rin. Next guys, itong pochi, siya ay 50 pieces ng ang isang plastic, at siya ay 33.50 ang halaga. Meron tayo ng tubo dito ng 16.50. Ito naman yung snowbird na bonggang-bongga, 100 pieces naman ang laman niya sa isang plastic, 87 pesos ang halaga, at 13 pesos ang tubo, hindi na masama. Ito magandang tubo dito kay Biba, 100 pieces ang laman, 75 pesos ang halaga, at 25 pesos ang kikitain natin, ang ganda. Next guys, itong aking pinagmamalaking yema. Yan. Yema ay 55 pieces ang isang plastic, 42 pesos ang halaga, at may tubong 13 pesos. Next guys, itong B press na merong 50 pieces ang laman sa isang tubo, 33.75 ang presyo, at meron tayo ditong tutubuing 16.25 pesos. Ba, itong next natin ay prutos ulit. Nabanggit ko na to kanina, so ang tatabing ko na lang dito ay good luck kung lahat ay may laman para siyang pochi. Next, prutos na chewy candy guys, ang kanyang laman ay 50 piraso, 33.15 ang presyo, at 16.85 ang pwede natin kitain. Dito guys, sa chewy choco, hindi naman masyadong malaki ang ating kita, 4.25 pesos lang, kasi ang laman niya ay 40 pieces. So, sabi naman dyan ay may plus 3, tingnan natin kung lahat ay may laman choco, kung may plus 3, 7.25 ang ating kitain. And then dito sa candy mint naman guys, 50 pesos ang laman, 39 pesos ang isa, so may 11 pesos tayong kita. Mapunta tayo dito kay Mentos na siyang nangungunang may pinakamalaking kayang tubuin sa isang pack, 29 pesos, talagang 71 pesos per pack, at 100 pieces ang laman. So yun nga guys, ito namang candies na binabanggit ko ay base dito sa presyuhan dito sa amin, ano, sa aming lugar, kaya na ibibenta ko siya ng tigpipiso pa. Pero may mga lugar talaga na itong mga klaseng candy na to ay mataas na rin, kaya no choice na rin sila, kung nagbebenta man sila ay
ginagawa nilang 150 ang isa or 5 pesos ay apat, o diba ganun. So depende-depende dyan sa lugar talaga, sa presyuhan sa lugar nyo, kung kaya pa ba ninyo siyang ibenta ng piso-piso. So guys, meron ba kayong klase na intendis na wala dito sa aking i-picture sa video na to na pwede pa rin nating ibenta ng piso-piso? Comment down naman kung ano-ano yun, diba? So yun lang guys ang aking video for today. At kung nagustuhan mo nga to ang ating video ngayon, ay baka pwede naman makahingi ng subscribe at like dito sa video na to. At pakindot na rin ang bell button para notify ka sa aking pang mga susunod na video. So yun lang guys, ganito na lang. Maraming salamat sa panonood. Stay safe, God bless, and bye-bye.